Chapter 1. Good morning, Daddy. Masayang bati ko sa daddy ko nang maabutin ko siya sa dining area. Lumapit ako sa kanya at mabilis na hinalikan ang pisngi niya. Ngumiti siya at bahagyang tinapak ang balikat ko. Happy birthday, princess. Masayang wika ni daddy ngunit hindi umabot sa mata niya ang kanyang ngiti. Thanks, dad. Parang hindi ka ata masaya. Biro ko sa kanya habang kumukuha ng pagkain. Ang bilis ng panahon. Dati ay buhat-buhat pa. Kita pero ngayon ay dalaga ka na. Naiiling na. Wika niya kaya natawa ako. You're being sentimental, dad. Para namang aalis ako. Kahit na dalaga na ako ay dito pa rin ako, I am still your princess. Natatawang wika ko bago sumubo. Nakita ko pa siyang umiling. Yes, you're still my princess. Sabi niya na tila mas lalong nalungkot. Ipinagkibit balikat ko na lamang iyon. There are times na nagiging sentimental talaga siya lalo na kapag ako ang usapan. Maybe signs of aging. Nasaan pala si mommy? Tanong ko at bahagya pang uminom ng tubig. Maaga siyang umalis para kunin ang gown mo. Sagot niya na ikinangiti ko. Are you excited? Tanong niya kaya mabilis. Akong tumango. Halos hindi ako nakatulog kagabi dahil excited ako sa araw na ito. Super excited. Oo nga pala, daddy, sino nga pala yung pang-18th roses ko? Tanong ko dahil noong nagpagawa kami ng invitation at pinaiwan yung blanco ng daddy. Sabi niya ay mayroon daw mag-escort sa akin. Biglang Nagel umikot ang mata niya at bahagyang tumikim. Someone I know, princess. Finish your food at kailangan mo pang magpahinga para mamaya. Sino? Do I know him? Gusto kasi ni John na siya maging escort ko, tanong ko pa at hindi gaanong napansin ang pagkabalisa niya sa tanong ko. Mabilis akong napatingin sa kanya nang bigla niyang bitawan ang hawak niyang kutsara na lumikha ng ingay. Do you have a romantic relationship with him? Seryosong tanong niya na ang tinutukoy ay si John kaya napahalakhak ako. How can I, dad? Hindi kita kayang suwin. Magkaibigan lang kami ni John. At isa pa, ang dami kong bodyguards, hindi pa man nakakaporma ang mga lalaki sa akin ay masama na ang tingin ng mga bodyguards ko eh. Natatawang wika ko. It started when I was 16. Kinausap ako ng daddy tungkol sa pakikipag-boyfriend. Sabi niya ay huwag muna akong makipag-boyfriend until I turn 18. Mula din ng araw na iyon ay may tatlong bodyguard na laging nakabuntot sa akin. Tinaig ko pa ang anak ng presidente ng Pilipinas. At first ay nagtataka ako ngunit mabilis ding nawala yun dahil alam ko naman na nagiging protective lang ang daddy ko dahil nag-iisa akong anak. Hindi na itago ang relief sa mukha ni daddy sa sinabi ko, para bang nabunutin siya ng tinik. Kaya lihim akong natawa. He's strict when it comes to boys. Well, lahat naman siguro ng tatay sa mundo. By the way, princess, can you please sign this for me? I have booked your flight in Isla Fuentebella. It will be my birthday gift to you. Wika niya kaya nanlaki ang mga mata ko. Really, dad? Ulalas ko na hindi na itago ang saya. Tumango naman siya kaya mabilis akong nakalapit sa kanya at niyakap siya. Thank you, daddy. Alam mo talaga ang gusto ko. I love you. Masayang wika ko. I love you too, anak. Aniya kaya mas lalo akong napangiti. Matagal na kasi akong umuungot na magpunta kami ng beach. There was a certain beach that I want to go to. It was the isla. Nakita ko lang iyon sa picture. Dad has been there and I fell in love with the place. It was in Siquijor. It will be a 1-hour flight from Manila to Dumaguete City. Hindi ko lang alam kung ilang oras para makapunta sa mismong isla kapag nasa Dumaguete na. But it doesn't matter. Kahit gaano pa kalayo iyon ay pupuntahan ko pa rin. You can sign this and finish your food. Princess, wika niya bago inabot sa akin ang folder. Hindi ko na pinagabalahang basahin iyon at mabilis ko iyong pinirmahan. Too excited for his gift. Done. Sabi ko at binalik sa kanya ang papel. Tumango lang siya at niyakap ako. I love you, princess. I will do everything for you. Wika niya na medyo garalgal kaya niyakap ko siya ng mahigpit. I know, dad, and I love you more, kayo ni mommy. Sagot ko at nagbiro pa. Huwag ka nang umiyak dyan. Para naman akong ikakasal kung makapagsenti ka. Biro ko na bahagya pang tumawa ngunit hindi siya nagsalita. Happy birthday, brat. Bati ni John sa akin sabay abot ng regalo niya.
Kada rating lang niya at pormadong pormado siya sa suot niyang itim na tuxedo. Mabilis akong napangiti. Thank you. Pasasalamat ko bago ko siya niyakap. Ayaw akong palabasin ni mommy kanina dahil tatawagan daw ako ng MC para sa entrance ko pero mabilis ko yung kinontra. I don't want to have a grand entrance. May boboring lang ako sa paghihintay sa kwarto kaya imbes na maghintay sa loob ay sinalubong ko si Dana at John. My pleasure. Anito na gumanti ng yakap sa akin. Mabilis kong iginala ang mata ko dahil may pakiramdam akong may nakatingin sa amin ngayon. There I saw a man standing near the garden. May kasama siyang iba pero ang mata niya ay nakatuon sa akin. Or should I say sa amin ni John. I don't know why pero parang patalim ang mata niya habang nakatingin sa gawin namin. Kung nakakamatay lang ang tingin ay baka namatay na kami ni John. Mabilis akong kumalas ng yakap kay Joe at iniwas ang paningin ko sa lalaki. He gave me chills. Ang gwapo mo ngayon ah. Saan ang libing? Piro ko sa kanya na ikinatawa niya. Paimple akong lumingon sa kinaroroonan ng lalaki kanina ngunit wala na ito doon kaya. Ipinagsawalang bahala ko na lamang yun. Pagbibigyan kita dahil birthday mo ngayon. And you look gorgeous. Puri niya sa akin bago iginala ang paningin sa paligid. Dumating na ba? Si Diana. Tanong niya na ikinataas ng kilay ko. Looking for your love ha? Sabi ko na sinundot pa ang tagiliran niya kaya natawa siya. Chech. Huwag kang ang maingay. Saway niya sa akin at inakbayan ako. Nasaan na ba ang kaibigan mo? Muli ay tanong niya kaya napatawa ako. Nandoon na sa mesa. Bakit kasi hindi mo paligawan? Dinadaan mo pa sa paasar asar. Piro ko sa kanya. Nakaakbay pa rin siya sa akin habang naglalakad kami. Marami na ang tao at halos mga business partner iyon ni daddy. May mga kaibigan din si mommy doon. Ang tanging inimbito ko lang ay si John at si Jana or Dana. Tumawa siya at umiling. Don't be nosy. Aniya at bahagya pang ngumiti. John is my best friend. Matanda siya ng 2 taon sa amin ni Jana. He's a childhood friend. Parang magkapatid na ang turing namin sa isa't isa. Kahit hindi naman sabihin ni John sa akin ay alam ko namang iba ang tingin niya kay Jana. Hayon si Jana o. Turo ko kay Jana na nasa isang mesa. Mabilis kaming lumapit doon. Nag-iisa ang Brotinella. Buska ni John na ikinairap ni Jana. Mukha kang patay. Balikasar naman ni Jana kaya napailing ako sa kanila. I told you John. Tumatawang wika ko. Bigla namang nalukot ang ilong niya kaya sabay kaming natawa ni Jana. Happy birthday again sis. Bati ulit ni Jana at niyakap pa ako. Huwag kang lapit ng lapit sa pangit na yan at baka mahawa ka. Aniya sa akin at nilayo niya ako kay John. Suselos ka lang yan. Huwag kang mag-alala. Baby Jana, ikaw pa rin ang baby ko. Sabi ni John na kinindatan pa si Jana na ikinapula ng huli. Gago, ang pangit mo, Jana. Sa lahat ng pangit ako ang gusto mo, ganun ba? Si John habang nakangisi. Huwag kang ang feeling dyan. Ang kapal ng mukha mo, mukha ka namang unggoy. Natawa na lang ako sa asaran ng 2. Lagi, silang ganyan. Kapag nagkikita sila ay para silang aso at pusa. Bagay talaga kayo. Sabi ko na lalong ikinapula. Ni Jana. Narinig mo yun baby. Bagay daw tayo. Sabi ni John na inakbayan si Jana. Hindi tayo bagay, kasi ako tao ikaw hayop. Nakangising wika ni Jana kaya napasimangot si John. Sa lahat ng hayop ako ang pinakagwapo, sagot ni John kaya sabay kaming natawa ni Jana. Lang sandali pa kaming nagbiruan bago ako nagpaalam sa kanila. Guys iwan ko muna kayo. Mag-i-start na. Sabi ko sa kanila nang makita ko na sinenyasan ako ni mommy. Hindi ko na sila hinintay sumagot at mabilis akong tumungo sa may stage nang tawagin ako. Nagsimula ang 18 roses. Ang unang nagsayaw sa akin ay ang daddy ko. Dinla niya ako sa gitna at doon kami nagsimulang magsayaw. You look wonderful princess. Puri niya sa akin. Naikinangiti ko. Siyempre kanino pa ba ako magmamana? Pabirong wika ko. Marahan siyang tumawa. Ilang sandali pa. Kaming nagsayaw hanggang muli siyang magsalita. I hope you can forgive me after this night. Just always remember that I love you. We love you. Anito bago ako pinasa sa kasunod kong kasayaw. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ni daddy sa sinabi niya pero tila may kabang bumundol sa dibdib ko.
Gusto ko sana siyang pigilan pero nagsimula nang sumayaw ang kapareha ko. Pinilit ko na lang umiti at nagpatuloy sa pagsasayaw. Ilang sandali pa ay nag-enjoy na ako sa pagsasayaw. Ang ilan sa mga nakasayaw ko ay mga pinsan ko at ang iba ay anak ng mga kaibigan ni Daddy. Ngunit muli ring bumalik ang pagkabahala sa isip ko. Nasa 17 roses na pero hindi ko pa rin alam kung sino ang escort ko. Paano kung hindi pala pumunta ang pang-18th roses ko? It will be embarrassing. Hinagilap ng mata ko ang paligid and there I saw the man ear liar. Nakatingin na naman siya sa akin. But this time walang emosyon ang mukha niya. He's handsome. Hindi na itago ng dilim ang kagwapuhan niya. He has these authoritative eyes, pointed nose and a sexy red lips. Hindi siya maputi pero bumagay ang kulay niya sa kanyang mukha. He looked masculine. Lalaking lalaki. Hey, kanina ka patahimik. Ani ni John na umagaw ng atensyon ko. Siya ang kasayaw ko ngayon. I am nervous. Paano kung hindi dumating ang escort ko? Baka mapahiya ako dito sa gitna. Sana pala ay tinanong ko si Dad kung nandito na yon. Wika ko at inilibot ang tingin sa buong paligid at iniwasang sulyapan ang pwesto ng lalaking nakita ko kanina. Sa gilid ng mata ko ay nakita kong umakyat sa stage si Daddy. Tumawa si John at bahagya pang kinurot ang pisngi ko. Okay lang kahit hindi lumitaw ang escort mo. Ako ang mage escort sayo. Aniya kaya napailing ako. Naku, huwag mong sabihin yan dahil kapag hindi dumating yun ay lagot ka sa akin. Sasabihin ko kay John huwag kang sagutin. Banta ko sa kanya at inalis ang kamay sa mukha ko. Hindi ka na mabiro. Parang hindi kita kaibigan ah. Aniya na kunway nagtatampo pa kaya napangiti ako. Kuminto kami sa pagsasayaw at sabay kaming napalingon ni John nang marinig namin ang boses ni Daddy sa may stage. Ladies and gentlemen, my only daughter, Maria Cristina Francine Espinosa Fuentebella, mula sa speaker ay umalangaw-ngaw sa buong bulwagan ang boses ng daddy ko. Mabilis akong napalingon sa kanya. Hindi siya nakatingin sa akin at ang mata niya ay nakafocus sa mga bisita. Maria Cristina Francine Espinosa Fuentebella, tama ba? Ang dinig ko, nilaypat ko ang tingin ko kay mami at ganun din siya. Nakayuko at hindi magawang salubungin ang tingin ko. Biglang kumabog ang dibdib ko nang makita ko sa sulok ng mata ko ang paglapit ng lalaking kanina pa nakatingin sa akin. Napatingin ako sa mga bisita. Lahat ay nagulat. Lahat ay nagbubulungan. Maging si John ay hindi rin napigilan ang gulat na dumaan sa kanyang mukha. May I have this dance? Tanong ng lalaki na bahagya akong sinulyapan at nakipagtitigan kay John na hawak pa rin ako. Tinignan ako ni John Chris. Aniya matapos ang ilang sandali na para bang nanghihingi ng pagsang-ayon ko, lumingon ako sa magulang ko at kita ko ang pagtangu nila. Hindi ko alam kung bakit nagdalawang isip ako. Siya ba ang pang-18th roses ko? Kilala siya ni na mommy at may go signal mula sa kanila pero bakit pakiramdam ko ay may ibang mangyayari? Tinignan ko ang lalaki. Naghihintay pa rin siya habang nakalahad ang kamay sa harapan ko. Hindi siya nakangiti at formal lang ang mukha niya na lalong nagpatingkad ng apil nito. Iniiwas ko ang tingin ko sa kanya at tumanggaw kay John. Bigla akong napasinghap ng hapitin ako sa bewang ng lalaki. Walang emosyon ang mukha niya na nakatingin ng diretso sa mukha ko. Otomatikong napakapit ako sa balikat niya habang nakatingin sa kanyang mukha. Nagsimula na kaming sumayaw at walang bumasag sa katahimakang namamagitan sa amin. Hindi ko dinig ang mga bulungan ng mga tao. Ang tanging naririnig ko lang ay ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung bakit ganito ang tibok ng puso ko. Kung dahil ba sa sobrang lapit namin, sa mapang Eric niyang tingin o dahil sa kakaibang atraksyon na ginigising niya sa akin. He is very attractive at kahit sino siguro ay kakabahan kung siya ang makakasayaw. Napasinghap ako dahil mas lalo niya akong hinapit. Sa sobrang lapit namin ay ramdam ko ang init ng hininga niya na tumatama sa mukha ko. Who are you? Mahinang tanong ko habang sinasalubong ang kanyang tingin. He has a mysterious dark eyes na parabang hinihigop ka upang titigan ito lalo. He has a sensual lips na kapag malapitan ay tila nang aakit na hagkan. Akala ko kanina ay gwapo na siya pero mas gwapo siya sa malapitan. Matangkad din siya sa akin at umabot lamang ako sa taas ng balikat niya and to mention na nakasuot pa ako ng heels. Paano kung wala akong heels, baka saktong balikat niya lang ako.
Mabilis kong ipinilig ang ulo ko sa naisip ko. Kailan pa ako natutong maglarawan ng ganon? Sa isang lalaki, tumaas ang kilay ng lalaki at bahagya ding umangat ang sulok ng kanyang labi. Cristina Fuentebella, wika niya na ikinakunot ng noo ko. Fuentebella, it's not Fuentebella, Espinosa Espinosa ang apelido ko. Pagtatama ko sa kanya at akmang lalayo, ngunit hindi niya pinakawalan ang bewang ko na mas ikinakunot ng noo ko. Hey mister, tapos na ang tugtog. Wika ko dahil ayaw niya paring bitawan ang bewang ko. Espinosa, ulit niya sa sinabi ko kanina at umiling. Pinaglandas niya ang daliri niya sa pisngi ko na nagpagulat sa akin. May kuryente akong naramdaman na dumaan sa katawan ko sa ginawa niya. No my dear, you are already mine kaya hindi mo nagagamitin ang Espinosa. You are now Mrs. Fuentebella. Wika niya na nakapagpalaki ng mga mata ko. What are you talking about? Are you crazy? Tanong ko na hindi na itago ang gulat, inis at pagkalito dahil sa sinabi niya. We are married. Baliwalang wika niya na bahagya akong inilayo sa kanya upang suriin ang kabuuan ko. You look beautiful wife. Aniya na ikinapulan ng pisngi ko. Gusto kong sabunutan ang sarili ko. It's not the right time to blush. Damn it. At ano daw, wife? You are talking nonsense mister. Galit na pahayag ko bago ko siya itulak. Kumalas naman siya sa pagkakahawak sa akin ngunit nananatili ang lapit ng katawan niya sa katawan ko. Umatras ako pero ngumisi lang siya. Let's go. Wika niya na mabilis na inabot ang kamay ko. Mabilis kong piniksi ang kamay niya. At lumayo dahil sa gulat. Don't touch me. Nagulat na wika ko. May kuryente akong nararamdaman sa bawat dantay ng kamay niya sa balat ko. And it makes me feel uncomfortable. Iiwan ko na sana siya sa gitna ngunit hinawakan niya ang braso. Mahigpit, sobrang higpit na palagay ko ay bumabao na ang daliri niya sa balat ko. Masakit, ano ba, reklamo ko sa kanya. Pilit kong binawi ang braso ko mula sa pagkakahawak niya ngunit hindi niya iyon pinakawalan. You're hurting me, inis na pahayag ko, you bet. Aniya at marahas akong hinapit sa bewang at pilit na pinasabay sa paglalakad niya patungo sa mga magulang ko ngunit nagpumiglas ako. Don't fight back sweetheart, hindi mo ako kaya, pitawan mo ako, you are being rude, pasiga. Nabulong ko para hindi kami makakuha ng atensyon but I doubt it. Mula kaninang kasayaw ko siya ay alam ko na nasa amin na ang lahat ang atensyon ng mga bisita. Kung ayaw mong bitbitin kita sa harap ng maraming tao ay umayos ka. Aniya at bahagya pa akong minisyon. Wika ko at sumunod na lang sa kanya. I know he won't think twice to do it. I can see it on his face. Pilit na inignora ko ang kamay niya na tumataas baba sa bewang ko. Tumawa lang siya naging reaksyon ko at mas lalo pa akong hinapit sa bewang. Mabuti na lamang at nakalapit na kami sa magulang ko kaya mabilis akong lumayo sa kanya. Mom, Dad, can you explain to me what's happening? Hindi ko tinago ang iniis na nasa mukha ko. I saw how they felt uncomfortable kaya muli akong kinabahan. Let's go to the library. Wika ni Dad na mabilis. Natumalikod kasabay ang mommy ko. I don't. Kau what's happening? Isa lang ang sigurado. Ako ngayon. I don't like it. Susunod na dapat ako nang marinig ko ang tinig ni John na nakapagpawinto sa akin, Chris, what's going on? Tanong niya na. Hinawakan pa ako sa braso. Kita sa mukha niya ang pag-aalala. Kahit ako ay hindi ko alam kung ano, ang nangyayari kaya wala din akong maibigay na paliwanag sa kanya. John, I don't. You can ask without touching my wife. Putol ng lalaki sa sasabihin ko at mabilis akong hinayla papunta sa kanya. Halata sa mukha ni John ang gulat sa sinabi ng lalaki. At maging ako ay nagulat sa ginawa niya. What is wrong with you? Hindi kita asawa. I never married anyone. Asak ko sa kanya bago tumingin sa paligid ko. Thanks God at malakas na ulit ang tugtog at tila may kanya-kanyang buhay na ulit ang mga bisita. Sino ka ba? Tanong ni John sa lalaki nang makabawi ito. Nagmukhang tutoy si John sa harap ng lalaki. Matangkad din si John pero mas matangkad ang lalaki at mas malaki ang pangangatawan. At kung ikukumpara ang dalawa ay lamang na lamang ang lalaking nakahawak sa braso ko ngayon. Timothy Fuentebella, so if you'll excuse us, Aniya. At mabilis akong dinala patungo sa library.
Gusto ko pa sanang kausapin si John at sabihing huwag mag-alala ang mga ito ngunit hindi ko na nagawa dahil hila na ako ng lalaking nagpakilala bilang Timothy. Pagdating namin sa library ay nakaupo na sa sofa si Mommy at umiiyak habang si Daddy naman ay nakayuko. Mom, Dad, wika ko at mabilis silang tinakbo. Kinakabahan ako dahil sa ipinapakita nilang reaksyon. What's happening? Ano ang sinasabi ng lalaking ito? Turo ko sa lalaki na nakatayo lang. I'm sorry, princess. It's my fault. Paunang wika ni Daddy. Mabilis na kumabog ang dibdib ko. Ayokong marinig ang susunod niyang sasabihin ngunit hindi ko magawang takpan ang tenga ko. Bawat hinga at bawat buka ng bibig niya ay inaabangan ko. You're already married with Mr. Fuentebella. Wika niya na parang bomba na sumabog sa harapan ko. Otomatiko akong napaatras. Tila nang hina ako sa sinabi nito. Tell me you're joking, Dad. Hind, matanggap na wika ko habang unti-unting naglalandes ang mga luha sa pisngi ko. The documents that I asked you to sign earlier are the marriage contract. I'm sorry, princess. No, you're kidding, right? Tell me you're just joking. Sigaw ko kahit na alam ko na totoo ang sinasabi nila. I just can't accept it. I'm sorry, anak. Sagot ni Daddy habang namumula ang kanyang mga mata. Nol, sigaw ko ulit. I felt betrayed. Sariling magulang ko pa. Of all people, bakit sila pa? Hindi ko napigilan ang pagkawala ng hikbi sa lalamunan ko. Niloko nila ako. Parang sinasakal ang puso ko sa sobrang sakit. Nagkaroon ako ng mga maling desisyon noon kaya nagkaroon ako ng utang sa mga Fuentebella. Kung ibibigay ko ang lupa at bahay natin upang makabayad utang ay wala tayong masisilungan. Wala tayong ibang matitirahan at hindi mababayaran ang pagkakautang ko sa mga Fuentebella gamit lamang ang maliit na halagang mapupunta sa atin sa pagbibentahan ng bahay. That's why you trade me. Ako kapalit ng utang nyo. Akusa ko sa kanya. Nakita kong dumaan ang sakit sa mukha niya. Gusto kong bawiin ang sinabi ko pero mas nangingibabaw. Ang galit ko. Hindi sa ganoon, anak. Salo ng mami ko na. Lalong ikinasingkit ng mga mata ko. Then what? Ano pa bang magandang tawag sa ginawa ninyo? Sigaw ko. It's for your own good. Para sa kinabukasan. Mo kaya namin ginawa ito. It's not for me. It's all for yourself. Sigaw ko lalo. I can't believe it. Hindi ako makapaniwala na kaya nilang gawin sa akin ito. It's not even an arranged marriage. It was marriage out of debt. I'm sorry, princess. Maiintindihan mo din ang lahat. Wika ni Daddy at tinanguan ng tahimik na si Timothy na nasa tabi ng pinto. Tuloy-tuloy sa pag-agos ang luha ko dahil sa sinabi niya. Ganon na lang yun. Ibibigay na lang nila ako basta-basta sa lalaking ngayon ko palang nakilala. Let's go. Wika ni Timothy na walang emosyong kakabakasan sa kanyang mukha. Hinawakan niya ang braso ko at akmang isasama palabas pero mabilis ko iyong ipiniksi. Mom, Dad, sigaw ko dahil nakatingin lang sila. Pakiramdam ko ay hindi ako makahinga. I trusted them but they did this to me. Ikaw na ang bahala sa anak ko. Take good care of her. Wika ni Daddy habang lumapit. Naman sa akin si Mommy at niyakap ako. Call me if you need anything. We love you. Honey, umiyak na wika niya. No, please. Umiiyak na pakiusap ko. Don't let me leave, Daddy. Ayokong umalis. Ayokong sumama sa kanya. Pakiusap ko sa kanya. I'm sorry, princess. I love you. Anito bago hinalikan ng noo ko. No. Shocked and betrayal, isama mo pa ang hirap at sakit sa puso na nararamdaman ko ay sapat na upang mawalan ako ng malay. Bago pa ako tuluyang mawalan ng malay ay nakita ko na ang mabilis na pagkilos ni Timothy upang masalo ako.